Ngunit, kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo karunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating sa paraang hindi natin kayang sabihin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magigitan niya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon panguna ay Kanyang tinawag at ang mga tinawag ay Kanya rin pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Gawa yung tayo mapagpala sa pagkabasa ng Kanyang salita. Ang ating pinatuhanan, mga kapatid, ay ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma at ito ay pagpalawak ng Ebanghelyo. Kung gusto nyo ng dissertation or thesis about the gospel, ito'y malaon ng ginawa ni Apostol Pablo. Kaya nga, Romans is about the gospel. At diyan ay mapasinin nyo, nahati rin sa tatlo. Pamunahin yung from chapters 1 to chapter 8. Nasaan nga dyan yung doctrinal, 9, national, and 12, patuloy ay practical. At hinihingi dyan ang tubo ng mga pangbabasa. It's about faith, hope, and love. Ay success dyan sa mga katotohanan mababasa dyan. And the doctrine of God, about His wrath, His righteousness, His glory, His grace, about the doctrine of humanity, man is fallen, death, and there's a chapter 9 under the name about the insane, struggling, and his doctrine of sin, exposed, conquered, exploited, or given. Mapapansin ninyo, sa theology, napakaraming scope ang na-cover nitong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Kaya kung mapamilyar ka lang doon sa nilalaman ng aklat ng Roma o sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, napakarami kang matututunan mga aral dito. At dahil tigil, ito ay maraming kinalaman tungkol sa atin. Na tayo, we were dead to sin, and we have peace with God, and we are implore to love others. Ang tinito is, God's righteousness is given to those who put their faith in Jesus Christ. Ang katwiran ng Diyos, ito ay hindi natin sinasagawa. Ito ay ibinibigay sa atin. Na naglagay ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. At nandyan ang key verse natin, Romans 1:16-17. Itinuturo ng sulat sa mga taga-Roma na ang Panginoong Jesus, ang focus ng Ebanghelyo at kaparaanan ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na hiwalay sa ano pang mang gawa ng tao. At dyan ay nakakuha tayo doon nga sa Romans 8 ay ang tema ay ang pagpapasya ng Diyos doon sa eternidad na may pamagat na nagagarantya sa ating maunlad na hinaharap. Ipinagpapalagay na dahil ang anak na yumaong
President E. Marcos ay nakaupo na bilang presidente ng ating bansa, ang malaunang isinadokumento na last will and testament ni Pangulong Marcos, yung Yumao na ama, para sa pamanang kayamanang dulot ng mga ginto sa mamayang Pilipino ay maisa sa katuparan na. Marahil naman aware kayo doon sa tons of gold, volumes of gold na natuklasan, na ito pala ay nakalagay doon sa Last Will and Testament ay para sa mga mamayang Pilipino at na-extend pa ito dahil sa laki ng kayamanan for the humanity. Kaya maraming mga signatories dito na mga iba't ibang mga bansa to vanguard itong usapan na ito at ang kayamanan na ito. Ngayon, sa spiritual aspeto ay may kanyang tahawid na pangyayari sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Ang Diyos ay bilang mayaman sa lahat, meron ding pangana na ibinibigay or nakapangalan sa mga kanyang anak, sa kanyang mga inampon, sa mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. At yan yung masasakop doon sa ating papagsahin ngayon. Ipinagmamalasan ng Diyos ang tungkol sa mga may bigat na pagsubok ng kanyang mga tao. Yun ang mapasin natin sa ating binasa. Noong nagbiministeryo pa siya sa lupa, ang Panginoong Hesus ay dumadaig ng kanyang makita ang ginagawa ng kasalanan sa sangkatauhan. Ano ba ang itinudulog nito? Eh, ito po yung distraction na itinudulog nito sa tao. Kagaya ng merong sinapian ng masamang espiritu, merong magpisinilang na bingi. Kagaya nito, tumangala si Jesus sa langit, nagbuntong hiningan, sinabi sa lalaki, epata, ng ibig sabihin mabuksan. Dala ng kanyang habag, sa nakikita niyang nagawa ng kasalanan, sa sangkatauhan, nagkaroon ng mga deformities ang mga tao, at nakaranas ng kamatayan at ng kadalanidad ng mga taong naiwan ng kanilang mga minamahal sa buhay. Isang halimbawa dyan, kay Lazaro, kaya nga sabi doon, nahabag si Jesus at nababag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Sa 39, sabi ng Panginoon, alisin ninyong bato, ngunit si Martha na kapatid, nang namatay sa mga Panginoon, nangangamoy na po siya kayo. Apat na araw na siyang patay. Hindi matiis ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan na si Lazaro. Napakabuti tao mo si Lazaro. Kaya, binuhay niya ito. At para din yung mga taong nagluluksa, sobrang bigat ng kalooban sa pagkamatay ng isang mahal na sa buhay na si Lazaro. Ang ibig lang sabihin, mga kapatid, ay awang-awa ang ating Panginoong Hesukristo sa kalagayan natin. Na dahil sa ang mga tao ay makasalanan, yan ang nangyayari sa tao. Yan mga deformities, mga sabihin natin kahirapan sa buhay, mga pagdurusa, dulot yan ng kasalanan. Ngayon, ang banal na Espiritu ay dumadaig din kasama natin at nararamdaman ang mga kabigatan ng ating mga kahinaan at pagdurusa. Pero, may ginagawa ang Espiritu bukod sa pagdaig. Ipinapanalangin niya tayo sa kanyang pagdaig para tayo ay maakay tungo sa mga naisin ng Diyos. Hindi natin laging nalalaman ang kagustuhan ng Diyos.
Hindi natin lagi nalaman kung ano ang ating ipinapanalangin. Pero ang Espiritu, ano mamagitas sa atin para tayo makapamuhay sa mga naisin o kalooban ng Diyos sa kabila ng ating mga kasakitan. Subalit, ang Espiritu Santo ay nakikiparte sa kabigatan ng mga ito. Kaya nga siya tumutulong sa atin sa panalangin. Subalit ang karanasan ito sa ating buhay ay bahagi ng planong ginawa ng Diyos buon pa sa eternidad. At dahil ang soberanong Diyos ang may akda nito, kaya naman, masasabi natin ang plan ng Diyos ay magtatagumpay. Alam na natin kung anong plan ng Diyos base sa ating nabasa at iyon ay sigurado magtatagumpay. At ito ang pinakamainam sa lahat na kaganapan sa hinaharap. Ang ikalawang gawa ng Diyos na ginawa noon pa man upang ilagay ang katiyakan sa ilalim ng pangako na ang lahat ng bagay ay gagawa para sa iyong ikabubuti. Yan ay itinakda na niya. Sapagkat yaong mga nakilala niya noon pa man ay itinalagang rin niya. Nangangahulugan lamang ito na nang ikaw ay pinili para sa kanya at itinakda ang kanyang pag-ibig sa iyo at inalagaan ka bago ka pa umiran. Hindi ka pa nag-i-exist. Nandun na yung pagkalinga, yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. At ipinasya niya kung ano ang mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, ikaw ay matutulad sa larawan ng kanyang anak. Kaya naman masasabi natin, ang Diyos ay may perfectong plano. Eh, perfecto ang Diyos and therefore, yung kanyang plano ay perfecto din. Ating balikan, yung verse 29, patungkol doon. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya, ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming kapatid. So, panganay natin kapatid ang Panginoon sa Diyos. Itinakda na ito ng Diyos na mangyayari. At dyan, ang Diyos ay may dalawang layunin sa ganyang plano. Ano po? Una, ang ating ikabubuti. At pangalawa, ang kanyang kaluluwalhati. Hindi ko na ilalabrin itong pangalawa at bibigyan ko na lang ito ng konting elaboration o pagkaliwanag sa pamamagitan itong kalata ng Roma 11:36, sabi ito, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya. Lahat ng bagay galing sa Diyos. Sa pamamagitan niya at pag-aari niya sa kanyang karangalan, magpakailanman. So, yung mga nakikita natin, maging tayo man, yan ay galing sa Diyos. At pag-aari. Tayo, pag-aari tayo ng Diyos. Eh. At kung pag-aari tayo ng Diyos, meron tayong value, di ba? Kahit nga kayo, yung mga pag-aari niyo may value. Iniingatan ninyo. Diba? Minamahal ninyo. Eh, ganun din. Dahil pag-aari tayo ng Diyos, iniingatan tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya, ine-expect lang sa atin ng ating Panginoong Diyos yung mabigyan natin siya ng luwalhati. Mag-glorify natin siya. Okay? Ano man na magiging magandang bagay o senaryo sa iyong buhay, yan ay dulot ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. Kaya,
Luwalhatiin mo ang Diyos sa mga nangyayari sa iyong buhay. Hindi sa papurihan mo yung sarili dahil sa iyong galing. So, ang ating ikabubuti, sinasabi doon sa ating talata na yaong mga pinili niya ay kanyang tinawag. Ang sabi rito sa ikalawang Tesalonika, Kabanata 2, mga talatang 13 hanggang 14, ay ganito. Mga kapatid, na minamahal ng Panginoon. You see, sa umpisa pa lang sinabi, minamahal ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Dapat kami magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Pinili niya kayo mula sa simula upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. We were chosen unto salvation. Yung pagiging elect, kasi yung chosen, elect din sabihin. Elect unto salvation. Ang binabanggit dito. Tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, yung malaman mong ebanghelyo, mapakinggan mong ebanghelyo, sino man ang ginamit, ano man ang ginamit na nalaman mo yung ebanghelyo, eh hindi ito aksidente. Malino sa talatang 14, yun ang ginamit ng Diyos para tawagin ka. Dahil, nais ng Diyos na makasama ka sa kaluwalhatian ng ating Panginoon sa Kristo. Pasin mo yan. Noong ang mga mananampalataya ay tumugon sa kanyang tawag, kasama tayo doon, pinawalang sala or justified sa English, niya sila. At kanya rin niluwalhati sila. Niluwalhati ang mga mananampalataya. Tayo na mananampalataya ay na-glorify. Ito ay nangangahulugan na ang mga mananampalataya ay naluwalhati na kay Kristo. Anong patunay dyan? Yung sinabi ng ating mismong Panginoon sa Kristo sa Ama. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo na nakipag-usap sa Ama, ang sabi niya, ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na isa. Naranasan ng mga unang mananampalataya, ng mga unang Kristiyano, ng mga disipulo ng Panginoon, yung kaluwalhatiang yun, natanggap nila iyon. Ang kapahayagan ng luwalhati nito ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Yung full revelation. At malalaman din ng mga iba na tayo pa lang mga mananampalataya, taglay-taglay natin ang glory ng ating Diyos. Masabi sa Roma 8:21-23, na ang lahat ng nalikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam natin hanggang ngayon, dumarating ang sanglilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganap. Ito yung full creation ang tinutukoy dito. At hindi lamang ang sanglilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumarating din habang inintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Sa ngayon, marahil na paranas kang tawanan dahil masyado kang panatiko, masyado kang religyoso. Pero, darating ang panahon, mabubulat ang mga makilala mo na ikaw pala ay isa sa mga anak ng Diyos. Marahil magpapalagay sila na sila yung mga anak din ng Diyos dahil kumikilala naman sa Diyos. Pero darating ang araw, magkakaroon ng segregation. At makikita nila sila pala itiwalay sa Diyos. At ikaw, na naninindigan sa katotohanan, pinangahawakan ang iyong pananampalataya, ikaw pala ay ma-reveal, mahayag ang iyong glory bilang anak ng Diyos. Ang
pondo natin, hindi kinakailangan nga kailanman ng mananampalataya ang manlambot sa mga panahon ng pagdurusa at pagsubok. Dahil nalalaman niya na ang Diyos ay kumikilos sa sanlibutan. Diba? Everything works for the good of those who love God. At nagsimula ito doon sa eternity past. Nang piliin niya tayo sa pagkapasok kay Jesucristo. Tinatawag natin eternity past, pre-eternity, kung meron pa pre-eternity, diba? Pre-eternity, past, now, future. Doon pa man sa eternity past, napili na tayo. Ganito yan, mailalarawan. Wala ka pa dito sa mundo, napili ka na. Na mataglay ang buhay ni Kristo, which is the eternal life. By receiving Jesus Christ, you enter into the eternal life He planned for you. When you receive Jesus Christ, God places you in His Son. Kaya sa Ephesians chapter 2, verse 6, God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. And sinasabi sa Ephesians 2:20, ito na yung buhay mo. Ito na yung statement of faith mo. Dahil ito yung totoo. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Ang buhay na isinasa buhay natin ngayon ay buhay na ni Kristo. We already obtained the life of Christ, which is the eternal life. Kaya nga, malino yan sinabi sa Ephesians 1. Tagalog sa 4:5, bago pa likain ang sanlibutan, ay pinilit na niya tayo upang maging kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinilit niya tayo upang maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Ayon sa kanyang layunin at kalooban. Yung plano ng Diyos eh. Bago palikain ang sanlibutan, mantakin mo yan. Pinili ka na. Pero may means para ay mag-materialize. At yung means o yung kaparaanan, yung pakikipag-isa natin kay Kristo. Our union with Christ. At yung union natin sa ating Panginoon sa Kristo, doon nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating pagkatao. And that is because of God's love. Ang usapin na ito ay usapin ng predestination. Yung pinili bago pa man likain ang sanlibutan, elect before the foundation of the world, yun po yung predestination. Diba? Meron kang destiny, pero as Christian, meron kang predestiny. Natindi, no? Bakit predestiny? Kasi yung destiny dito sa lupa. Yung predestiny, wala pa yung lupa. Meron na nakahanda sa'yo na mangyayari sa'yo, patutumuhan mo. Kaya tinatawag na predestiny. Sa lupa, may destiny. Pero paano kung walang lupa? Pinili tayo, wala pang lupa. Predestiny. Nasabi dyan, sa biblical view, God's predestiny for all humankind is to be conformed to the image of Christ. Free will means not everyone will choose this. So like those who choose Christ become conformed to His image. Those who do not choose Christ are not conformed to His image. They can receive an inheritance as sons of God. And those who do not choose Christ are not conformed to His image. Do not receive an inheritance as sons of God. Ito yung view na pinapakita ng mga Armenians. At ito ay tinatanggap din natin doon sa pag tinitingnan natin ito sa human perspective. No? Okay lang din yun. Ang problema lang naman kasi sa mga Armenian, wala silang divine perspective. Okay? At
yung predestined dyan, yung all humankind, iba rin naman ang ating din, definition doon. Yung humankind is Jews and Gentiles. So, dyan lang, mahati lang, gaya ng pag-aaral natin kanina sa Sunday School, nakati lang naman sa dalawa ang patutunguhan ng tao. Ang sabi dito sa Juan 3:18-21, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit, pinatulan na ang hindi sumasampalataya. Sapagkat, hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masama ang kanyang gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw o yung liwanag na hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit, ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Kaya alam mo kapatid, ibibigay sa iyo ng Panginoon ang means para ikaw ay makita na ikaw ay sumusunod sa Panginoong Diyos na namumuhay ka sa mga matuwid na gawa na pagkilo sa iyo ng Espiritu Santo. Bilang paglilinaw, wala saan man tayo ay tinutubuan na paunang inilaan ng mga tao sa walang hanggang pagkasumpa. Walang sinasabi rito na predestined ng pagkasumpa. Ang sinabi lang doon sa binasa natin, predestined unto salvation, di ba? Sa Tesalonica. Pero yung predestined ng talaga, may tayong nabasa rito. At sinasabi rito na kung sila may masusumpa, ito ay sa dahil sa kanilang pagtanggi na magtiwala sa ating Panginoon sa Kristo. Di ba? Sabi sa verse 18, ngunit tinatulan na ang hindi sumasampalataya. Ang ibig sabihin ng to predestine ay magpasya o mag-order ng maaga kung ano ang magiging kapalara ng pinag-uukulan ito. Sa talatang ito, ako at ikaw bilang mga Christian. Ang lahat ng bagay ay nagtutulungan, sabi ko, ano, para sa ikaw bubuti. Tingnan mo itong predestine dito. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ Himself according to the good pleasure of His will, sabi sa Ephesians. Kaya nga, babalik tayo doon sa ating passage. Ang sabi doon, ang lahat ng bagay ay kumikilos, gumagawa, magkakalakit-lakit. Ibig sabihin, nagtutulungan ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga pangyayari, ang lahat ng mga senaryo para sa iyong ikabubuti. Dahil ikaw ay pinili at pinahal bago ka pa umiral. Kaya pag lahat, kahit yung mga problema mo, kahit yung mga kapighatian mo, mga pagdurusa mo, yan ay patungo sa iyong ikabubuti. At ang paraan ng kanyang pagpili at pag-ibig ay nagpapahayag ng sarili nito sa pag-uorden, ay sa pag-uorden para sa iyo ng isang di mabigkas. Kasi napaka-marvelous, napaka-wonderful, na magandang kinabukasan. Sa madaling salita, ang lahat ng bagay ay gumagana para sa iyong kabubuti. Dahil ang lahat ng bagay ay gumagana upang maging katulad mo si Jesus. Dahil dito, ikaw ay minahal. At dahil dito, ay na-predestined ka na. Kaya, paano kung gayon na tayong mga Kristiyano ay masisiraan pa ng loob at mapuprustrate pa
yamang nakakaparte na tayo ng luwalhati ng Diyos. Alam niyo, meron isang babae, si Annabel. Noong siya ay bata pa, noong siya ay 5 taong gulang, niya, it was in 1983, sila ay nakasakay sa kotse, ang tatay niya nagdadrive. Na-aksidente ang kotse, tumaog at ito'y nag-aamoy niya. At napadaan doon si Frank. At pero tatay niya, patay na. Siya ay mamamatay na rin sana ito si Annabel, pero nakuha siya ni Frank. Doon. Ito si Frank. At isinugod agad si Annabel at sumabog yung kotse na isugod sa hospital si Annabel. Hindi na nakita ni Annabel yung tao na nagligtas sa kanya. Abot-abot na pasalamat ni Annabel. In fact, dahil sa pag-alala niya doon sa tao na yon at yung nangyari sa kanya na pangligtas, in-involve niya kanya sarili sa mga ganong gawain, yung mga road safety, isa rin siyang rescuer sa mga accident. At doon siya aktibo ng trabaho niya. Kasi hindi niya makalimutan yung pangyayari at yung tao na nagligtas sa kanya. Kaya, merong programa sa France, yung nako saan, kapag merong tao kang gustong hanapin, sasali ka doon sa programa na yon. At sila ang maghahanap at pagtatagpuin kayo doon sa program. At ganun nga nangyari, hinanap itong si Frank, no? Kasi ay lagi naisip siya ni Annabel. At bakit gusto makita ni Annabel si Frank? Eh kasi, gusto niya na mag-pay homage, gusto niyang magpasalamat, gusto niyang maka-fellowship si Frank na nagligtas sa kanya. So, napaka-natural talaga yung ganun. Napaka-gandang kaisipan yun. Mabuting bagay yun. At yun talaga ang dapat naasahan sa ganun nakaranas na pagliligtas. Pero ito'y sumasalamin din sa ating pagbubulay, sa ating mga sarili, na kung tinatanggap mo ang katotohanan na niligtas ka ng ating Panginoong Diyos sa eternal na kapahamakan, you must seek His face. Gustuhin mo na makafellowship siya. Kaya nga, gugustuhin mo ang mga pagtitipon sapagkat ito hindi lang pag-fellowship sa kapauman ng palta. Ito ay fellowship din sa ating Panginoong Diyos. Nakakasama natin siya. So, taglay-taglay mo na yung kaligtasan. Kaya, ang ating mga pagdurusa sa ngayon ay gumagarantya ng higit pang kaluwalhatian sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. At yun yung dapat na ma-excitement tayo dahil mangyayari sa hinaharap at sigurado ang mangyayari. Dahil tayo ay naging mayaman dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo. Nagpakadukha siya alang-alang sa atin para tayo maging mayaman. Naging tagapagmana tayo, naging eredera tayo ng Ama na mayaman. Bilang isang ilustrasyon, ito ay isang parang milyong dolyar na sugnay sa kalooban ng Ama ng iyong kaibigan na nagpasyang pamanahan ka. Isang pangyayari na kalipas na yung last will and testament, yun yung done in the past para sa tiyak na maulad na hinaharap sa kinabukasan. At
Katulad ng sugnay na hindi nababasa, kasi pag napirmahan na yung testament, eh hindi na yan masisira ayon sa batas na ginagarantyahan ang iyong kayamanan. Katulad ng halimbawa na kayamanan sa lupa na pamanahan ka. Kaya ginagarantyahan nang hindi masisira o mawabasa na paunang kaalaman yung foreknowledge at pagkatalaga or predestination ng Diyos ang iyong kaluwalhatian at ang iyong walang hanggang kagalakan sa darating na panahon. Kaya ang apila ko sa iyo, kapatid, ay ganito. Sinasabi na ang sumasakay niya ang anak ay maluwal. Ito ay malinaw sa 1 John chapter 5, verse 12. Ang sabi doon, sa lahat ng tumanggap sa kanya, ay sila'y binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya, tanggapin mo siya sa iyong buhay. Anak ano ng Diyos eh. O sa halip ay masakop ka sa buhay ni Yeso Kristong anak ng Diyos. Naway, gamitin mong faith statement yung Galatians chapter 2, verse 20. At bilang konklusyon, kaya ipanalangin natin ang isa't isa na sa lahat ng paraan ay madakila si Kristo sa pamagitan ng ating pagsang-ayon sa Kanya. At matamasan natin ang napakalaking katiyakan na dahil sa ating pagkapili at predestinasyon, ang lahat ay gagana ng magkakasama para sa ating ikabubuti. At kung umukaroon na nag-iisip, ako ba ay kabilang sa mga pinili? Ang itinalaga? Ang tinawag? Ay narito kung paano mo malalaman. Nakikita mo ba si Jesus na higit na dinanais mo kaysa ano pa man? At sapat na upang iligtas ka mula sa iyong kasalanan at bigyan kasiyahan ang iyong puso magpakayaman? Kung ganon, yan ang tanda ng anak ng Diyos. Yan ang tanda ng iyong pagkahirap. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat po na muli ay pinaalala niyo sa amin kung gaano kadakila ang aming kalalagayan. Kami po ay tagapagmana ng inyong kayamanan bilang kami ay kasama ng Panginoon sa Kristo, bilang kami sumasakay niya, bilang siya aming pangayon na kapatid. We are co-heirs with Christ. Salamat po, Ama, sa bagay na ito. At naway magkaroon kami ng tunay na appreciation sa aming status bilang mga tagapagmana. At nawa po ito yung laging magbibigay sa amin ng motibasyon na kahit na may mga pagdurusa kami na nasa paghihirap sa mundo ito, alam namin na ba na baliwala ito dahil Diyos sa katiyakan ng aming tatanggapin mula po sa ito. At naway pabudyok dito sa amin upang kayo palagi namin pasalamatan, papurihan at pagtiwalaan sapagkat ang lahat ng bagay ay ayon sa inyong pong pagkilos. Kayo na marunong na Diyos, matalino sa lahat, nalalaman ang mga bagay-bagay, ay naway turuan niyo po ang aming mga puso na magtiwala lamang sa inyo. Sapagkat alam namin, sa bandang huli, makikita namin ang kabutihan na Diyos sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot na lamang sa pangalan lamang po ng Panginoon sa Kristo. Amen.